Ibat-ibang uri ng bulate sa aso. Ang iba't-ibang mga uri ng bulate ay nagdudulot ng iba't-ibang mga problema at nangangailangan ng paggamot. Narito ang iba't-ibang mga uri ng bulate na nakakaapekto sa ating mga alagang aso. Number 1, tapeworm. Ang mga tapeworm ay kailangan nilang dumaan sa iba't-ibang mga species ng hayop upang mahawaan ng iyong aso. Ang mga tapeworm ay mula sa mga pulgas, ngunit maaari rin nilang makuha ang mga ito sa pagkain ng mga hilaw o hindi lutong karne. Ang mga kilalang mahabang mga bulate na ito ay maaaring umabot ng hanggang sa maraming mga paa ang haba at magkaroon ng isang natatanging segmented na hitsura. Maaari mong mapansin ang mga segment ng tapeworm na mukhang butil ng bigas sa tae ng iyong aso. Sa kabutihang palad, ang mga bulate na ito ay madaling gamutin at kadalasang hindi nagiging sanhi ng labis na pinsala sa kung hindi man malusog na mga aso. Number 2, hookworm. Ang mga hookworm ay isa sa mas seryosong mga parasite dahil maaari silang maging sanhi ng pag-ubo, anemia at pagtatae. Maaari pa silang maging nakamamatay. Bilang karagdagan, maaari silang bumuo at maabot ang maraming bilang kung hindi ginagamot. Ang mga parasite na ito ay maaari ring maipasa sa mga tao. Karaniwang kakailanganin mo ang tulong para gamutin ang iyong alagang aso. Siguraduhin na gumawa ng agarang aksyon kung pinaghihinalaan mo ang iyong aso ay may parasite na ganito. Number 3, roundworms. Ang roundworms ay medyo malalaking mga parasite na maaaring madaling makita sa dumi ng iyong alagang aso. Madalas silang mukhang manipis, wiggly pasta noodles. Ang mga payat, hubog na mga parasite na ito ay lubos na nakakahawa at madalas na nakakaapekto sa lahat ng mga aso sa iyong bahay. Ang roundworms ay maaaring maging sanhi ng malaking kakulangan sa ginhawa sa pamamagitan ng pagpuno sa digestive tract ng iyong alaga. Ngunit kadalasang madali silang gamutin sa tulong ng gamot. Gayunpaman, ang mga bulate na ito ay maaaring paminsan-minsan na lumipat sa iba pang mga tissue sa katawan ng iyong aso na maaaring maging sanhi ng malubhang mga problema sa kalusugan at mga nangangailangan ng intervention sa pag-opera. Number 4, heartworm. Ang mga heartworm ay kumakalat sa pamamagitan ng mga lamok at nagpapalipat-lipat sa daluyan ng dugo ng iyong aso. Sa paglaon, ang mga bulate na ito ay umabot sa puso kung saan maaari silang maging sanhi ng malubhang pinsala sa kalamnan ng puso ng iyong alagang aso. Ang infestation na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkapagod at maging nakamamatay kung hindi ginagamot. Ang mga aso na may heartworm ay dapat makita ng isang veterinaryo upang masimulan ang paggamot sa lalong madaling panahon, hanggat maaari itong malunasan ng gamot na reseta. Sa mga mas seryosong kaso, maaaring kailanganin din ng intervention sa pag-opera upang matulungan ang pagtanggal ng mga namatay na bulate. Pagpupurga pa rin ang mabisang gawin para mapuksa ang bulate sa ating mga alagang aso. Sabayan din ng kalinisan sa ating paligid, lalo na sa ating mga alagang aso. Kung may natutunan ka sa videong ito, ay like mo na at click mo na rin ang subscribe button below at ang bell para updated ka sa susunod pa nating mga ia-upload na video. Thanks for watching!